Huwag nga to sa publiko. Apan, tinuod ba kining tanan? Nalamdagan makamo sa mga importante mga butang nga dunay kilambigitan ang atong katilingban. Naglibog ba kamo kung unsa ang tinuod? Naglibog ba kamo kung kinsa ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo padulong kung buot kamo nga masayod sa tinuod nga hitabo? Kinsa ang angay ninyong pamation og masaligan aron mawala ang inyong kalibog? Wes, paminaw kamo sa Kapihan sa Dipulo. Simultaneous broadcast live over RMNDXBR 981 kHz og ingon man sa IFM 94.1 MHz og makita og madungog usab sa website nga www.rmndipulog.webly.com og sa Kapihan sa Dipulog Facebook og YouTube accounts sa social media. Dinhi sa istasyon nga inyong gisaligan kanunay, ang istasyon nga kanunay nagtuk-an sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahuna. Kapihan sa Dipulog, ang bugtong nga public affairs program nga balanse patas nagtukan sa matuod nga panghitabo sa atong dakbayan sa Dipulog ug dapitan og ingon man sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Busa mga higala og kaigsuonan sa kahanginan, paminaw kamo kanunay sa Kapihan sa Dipulog sa matag adlaw nga Domingo sa may alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kamundagon sa RMNDXDR og IFM sa official venue dito sa Sunburst Camela Hotel 1 ning dakbayan sa Dipulog. Ang Kapihan sa Dipulog gihatod kaninyo pinaagi sa maayong kabubuton sa EPT Media Services. Mahing buntag, kini ang Kapihan sa Dipulog. Live kita nga nanuka dinhi sa atong Radio Mindanao Network Broadcast Center sa DXTR 981 AM o ingon man sa IFM 94.1. Kini si Edith Pahintito, mong inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipulog, makikauban o sab ninyo sulod sa duha katakna nga radio program, the only public affairs program here in Dipulog City, Dapitan City and the entire province of Zamboanga del Norte. Live kita, pinaagi usab sa live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Uploaded kita sa YouTube, pinaagi kang Silbert Adiatico Dondriano, ang atong IT director, o ingon man sa tingog sa kahanginan, pinaagi kang Tax Ilumba, o ingon man dinhi si sa Master Control, na kauban nato karon si Danny Luod. To God be all the glory, as usual, atong salamat nga to sa labaw na to nga makagagahom nga may naghatag kanunay sa atong kinabuhi. Alang nga makaalagad kitang tanan sa publiko kay Public Affairs Program ang kining atong Kapihan sa Dipulog. O labaw na nga makauban ato atong mga minahal sa kinabuhi, atong mga pamilya, atong mga kahigalaan. O ato ang mga umaabot pa nga mga mahinagbo sa mga lain-lain nga mga kadalanan mintras buhi kita ning kalibutan. So salamat kayo Lord. Thank you Lord for the day. And as always, for the gift of life. Atong greetings nga to sa atong station manager, no? Nga si Edgar de Gomo, to amurag to ana sa padulong sa pagdian ni uli na siya gahapon. First and foremost, akong pasalamat nga to sa National Grid Corporation of the Philippines nga mo'y nag-sponsor sa benchmarking tour sa Kapihan sa Dipulog, kauban ang host and panelist, no? O ato ang guest na to nga nakauban sa ato ang benchmarking tour, mao si Station Manager Edgar de Gumo din sa RMNDXDR. So, nigikan kami via Cebu Pacific kani atong August 1, that was a Wednesday, and then dito mi gi check in sa Maayu Hotel, that is a new hotel in Cebu City, courtesy of the National Grid Corporation of the Philippines. Akong pasalamat nga to, personal nga pasalamat nga to kang Engineer Gilbert Cruz nga ni facilitate nga ma-approve ang among benchmarking tour kay na kuan naman ni na postpone ni supposedly last July 19 to 21. Then thank God kay ma-output ang mga panahon atong panahon na, so mo na nga na kwanto siya na postpone, na reschedule August 1 to 4. And then through the intervention of Engineer Gilbert Cruz kay BFF man sila sa presidente karon nga si President Anthony Almeida, o ang chairman karon nga si Henry C. Jr. So na-approve
ang despite to sila sa Europe na approve ang kapihan sa Dipolog nga benchmarking tour. Alang sa ato ang Mindanao Visayas Interconnection Project, a 52 billion pesos worth of project, no? Submarine cable ni, mag-establish og submarine cable gikan dito sa Santander, Cebu, dayon diha ang landing site sa Barangay Tag-ulo, Dakbayan sa Dapitan. So anang panahon na ang ato ang kuryente dili na kaita mag problema kay kana na ang unsay tawag ana Bert kanang kulang og supply unsay tawag ana low voltage, no, dili na kita mag experience sa mga low voltage kanang rotation brownout og uban pa kun dili tuloy-tuloy na gyud atong kalambuan ana, and siguro by that time daghan na pong mga industries, no, nga musul diri sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte kay maabot na kanang Mindanao Visayas Interconnection Project. Mao ka na ang among giadto dito sa Ormoc City, dito gitour kami, gi-explainan kami bahin dito sa Ormoc Center, Ormoc City nga kuan kanang converter station sa National Grid Corporation of the Philippines. To adito sa Ormoc ang Dunay Geothermal Plant, then do na poy solar power, no, dito sa Ormoc, dito sa converter station sa National Grid Corporation of the Philippines. And then, dito po mi sa Cebu City, sa High Voltage Direct Current, no, nga HVDC nga station sa National Grid Corporation of the Philippines gihapon. O personal atong nahimamat, si Attorney Cynthia Alabanza for the fourth time. And then, si amoy ni kuana mo, ni kajet lang ha, kay nanawag si Yosek Matoy. Hello sir, good morning. Di ata ron sa RMN Broadcast Center sir, sa Torno DXDR. Live na kita sa kapihan sir, hulat lang minimo. Diri sa Torno sir, kanang, ang saan ni Dapit? Tapad sa co-op? Torno co-op sir. Si Yosek, okay. Na-start na ako diri. Salamat kayo sir ha, wait ko nimo. Bye-bye. So, mauto si Yosek Matoy Marinaga, ang ato akarong exclusive nga guest karong buntaga, si atong actually acting secretary na ni siya karon sa National Anti-Poverty Commission. Birthday boy ni siya, kay nag-birthday ni siya agahapon, and mo ni siya ay panelist, kinakusgan usab nga panelist sa kapihan sa Dipolog for the past how many years na kita nga existing sa kapihan sa Dipolog. Atong ipaabot ang atong mga panelists karong buntaga, si Board Member Ronilio Boyle, kauban na to ni sila sa grupo, no, sa benchmarking tour sa Cebu sa Ormoc City, si Konsehal Alimarlo Dagpin sa Dapitan City, Konsehal Ruben Ligurio, si Edgar Soronda, tapos si Paul James Hokolan, si PIA Manager Alfonso Ponsruda nga nag-birthday po sa August 1, gi-birthdayhan sa NGCP dito sa Cebu City. And then si, who else? Si Konsehal Marlo Dagpin, si Paul James Hokolan, Edgar Soronda, si Ponsruda, si Board Member Buili, si Konsehal Ruben Ligurio, tapos si Konsehal, si Board Member Buili. So, murag wala naman dagway akong nakuan. And good morning ato kang Julius Salaveria, no, Jules, we miss you so much, no, dapat kita kauban next time, puyog na gyud ta pohon maluing ginuhad Jules, hinatong ta makauban na gyud ka namo sa kapihan sa Dipolog. And of course ako i-greet ni kay na meet ni nako dito sa Ormoc Center, no, sa converter station sa NGCP Ormoc City, si Jerome Usores. Usa sa nag-entertain na mo dito na explain bahin sa converter station sa NGCP dito. Si Mr. Jerome Usores, iya din yung igsuon ang atong na-interview last Sunday nga jail warden sa female dormitory sa Bureau of Jail Management and Penology. Si SJO4, Catherine Bungabong, no? So, akong greetings, no? Good morning, Ma'am Catherine Bungabong diha sa BJMP sa atong City Jail Female Dormitory. Na ngumusta nimo imo igsuon nga si Mr. Jerome Usores at among na-meet dito sa NGCP sa Ormoc City Converter Station. Okay. So, daghan kayong salamat. And atong pasalamat karon, pasalamatan karon ang ato ang mga sponsors nga mo'y nagdala o kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, kay matud pa nila
Without them, we are nothing. Sila mo'y gidala o kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan. So, thank you so much. Nato kang Attorney Senen Olvis Angeles, ang atong Vice Governor sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte. O atong pasalamatan usab ang Hotel Camila. Hotel Camila One, pinaagi kang Manager Gold Fabriga. Dagang salamat nga to kang Charlotte Oro, Sienna Lores, si Catherine Van Sevilla, si Ryan Kauba, si Joey Buhisan, kanunay nag-abay-abi na to sa Kapiyan sa Dipolog. No, matag Domingo nga tanan atong official venue og si Zuriel Tilibangco sa Hotel Camila One. Although karong buntaga, dili kita, wala kita dito sa Hotel Camila One, pero just the same, atong i- greet kanunay ang taga Camila Hotel One kay sila may atong official venue sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Nagkasalamat na to ka Mr. Henry P. Chanero, Assistant Labor Attaché, Department of Labor and Employment, Kuala Lumpur, Malaysia. Nagkasalamat na to ka Attorney John Henrik Valiser, Municipal Mayor sa Lungsod Saruha, Zamboanga del Norte. Nagkasalamat na to sa JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klasiklasing fruit seedlings sa barato lamang nga presyo, na maligya usab sa coconut lumber sa ubos lamang nga presyo, na mahimutang sa Barangay Lingasan, Lungsod sa Pulangko, Zamboanga del Norte. Ang JJ&P Lumberyard Branch, may adunay branch diha sa Galas, Dipolog City, o gipanagiyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Dagang salamat nga to sa si Janus Marketing na maligya sa nilain ng mga spare parts sa inyong mga sakyanan sama sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, uban pa sa ubos lamang nga presyo o ilabi na ang mga motor parts no sa inyong motor cycle. May mutang sa Quezon Avenue ning dakbayan sa Dipolog o gipanagiyahan o gidumala ni Miputak Barangay Chairman Janus Yu. Matawagan sa telephone number 212-1148. Mako na ang Janus Marketing. Dagang salamat nga to ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Hapit ni siya muuli pohon. Roger William and Jennifer King sa Omaha County, Northern Ireland. Ako ning kauban sa FIE World Conference. To akaroon sila sa Switzerland. Dagang salamat nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. And of course, atong media partner sa corporate world, ang National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi ka Ms. Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City. Active, operational na ang atong 138 kV Line Transmission Project nga na mahimutang diya sa boundary sa Lungsod sa Pinyan o sa Pulangko, Zamboanga del Norte. Nagadala na kini og kalambuan sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte, ang 138 kV Line. Dire lang sir, oh. Tapat na rin. May lang bisita. Di po ka konsyal, Ligorio. Pwede ilisan o ganang taas-taas. Yeah. And then, daghan kayong salamat na to no, sa National Grid Corporation of the Philippines. Pinagi kang Attorney Cynthia P. Alabanza. O kang Anthony Almeda o ingon man kang Henry C. Daghan salamat na to kang Police Superintendent Darwin S. Rafera, atong OIC Chief of Police sa Dipolog City. Daghan salamat na to kang Fresh of the Box Boutique na maligya sa nilain ng mga perfumes, bags, uban pa sa ubos lamang nga presyo. Nahiuli di ay welcome to the Philippines si Jaime Caballero o si Norma Caballero, no? Dayon, muna siya lay host dito, family host dito ni Lady sa Canada. O welcome home to the Philippines tuod pod ni Sarina Ele Pahintigikan sa Chicago, Illinois, USA. Nagasalamat na to sa Synergia in Wellness and in Wealth Food Supplements na maligya sa lain-lain nga mga food supplements, organic food supplements sa ubos lamang nga presyo, no? Pangitaan lang si Miss Grace Paluma, ang Business Center Manager, o si April Biolango o si Rachel Riganyon. Anaamay mo ta ang Synergia sa dool sa Estaca Barangay Hall ning Dakbayan sa Dipolog. And of course, ako Ingrid, ang akong anak. Happy viewing na si Lady Areta Pahintitumong sa Brampton, Ontario, Canada. And ako i-greet dito to Asbalay silang Ariel, si Nong Julito o si RD. Ay katawa ko si Aligurio, kaya di niya ako kasalod, wala ba ko iyabi. O ingon man si Mario. Okay, si Chabi ang akong iro ditong kinakusgan. Okay, so nakakauban na nato karon ang ato ang kinakusgan nga panelist sa Kapihan sa Dipolog. Pero karon dili ni siya panelist. Kundili, ato gini siyang guest of honor. Siya mo yung resource person, karumbutaga, isip undersecretary pero acting secretary na niya sa National Anti-Poverty Commission, CONNAPC.
Ayhana ko siya patingugon, akong i-acknowledge po diri ang atong kinakusgan po nga panelis sa atong kapihan sa Ripolog Kuyog namo ni sa Mindanao Visayas Interconnection Project Benchmarking Tour sponsored by the National Grid Corporation of the Philippines. Si Konsehal Ruben Ligorio. Good morning, sir, and how are you today? Salamat dito. May buntag usab sa tanang mga namilaw sa atong atong Domingo nga programa ang kapihan sa Ripolog fresh from Urmok, no? Then uban ka nato usab ang atong former congressman and undefeatable mayor of the city of Ripolog, yeah. Si Congressman Matoy Roseliel Matoy Barinaga, ang birthday boy, no, karong hapon birthday boy ito siya. Og atong i-greet usab kanang greet magdet ako, i-greet ako mga amigo si Atty. Ruben Bayawa, Atty. Dongi Mata, tuwa dito tanan naa sa gawas si Atty. Eduardo Olindang, si Bay naa sa Hong Kong, si Engineer Nicolawas naa sa Iligan, ug tanang mga naminaw sa atong programa karon via YouTube. Okay, so may muntag o ginautpunta nga makikuban kamo kanamo sa duha ka takna aron atong tukion ang mga isyo nga nagpahipi, nagkaung-ung sa atong katilingban karon nga nga natong uting kayon, no? O bukikion. May muntag o salamat din. What a term. Okay, thank you so much, no. Og ang ato ang bisita nga kinakusgan karon buntaga dinhi. Siya panelist karon kun dili ato ang instant guest atong resource person, ang undersecretary, acting secretary na ka, sir? Acting secretary or OIC? Okay. OIC, no, secretary sa National Anti-Poverty Commission, ang ato ang higala, ang birthday boy gahapon, si Attorney Roseliel Matoy Barinaga. Happy birthday to you. How old are you? Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Ripolog. Okay, salamat dit o sa akong kumpare, no, si Ruben, atong mura og the most active, no, and sa council sa Ripolog City. Inaot ang tanga di yun nato ni siya kalimtan ay kanila gi mga public service servants nga nagkuan gyud nag service gyud, no, that worth to be retained, no. Dayon daw atong mga nagpaminaw karon labi na gyud tong mga the marginalized, the unserved, and the unserved, no. Inaot nga ning atong gamayong pakigpulong aduna ra sa time po o unsa gyud ning atong kahimtang karon labi na gyud katong sa mga kawadon. Daghang salamat og happy Sunday. Okay, thank you so much, sir. National Anti-Poverty Commission. Anti-poverty, pagsulbad sa kapobrehon sa ato ang mga katawhan sa tibuok nasod. Og usa ni sa centerpiece karon ni President Digong Duterte. So, without any concern, kanana ang sa highlight lang sa program sa NAPSI. Unsay asa mo nakatutok karon? Unsay inyong focus karon sa NAPSI karon mga panahon na? Ato sang ipumutan na po sa before our congressional answer that. Ato sang ipumutan. Unsa ato ipasabot sa muta? Unsa magdaya ang itunganay sa iyang office karon gihuptan? Unsa man kana how sensitive is that of position? Unsa kami hundanon karang posisyon nga iyang gihuptan karon? Para salamat pre. Kini una sa tanan tong ako karong posisyon OIC officer in charge, which is no big deal, no. Kay every time nga among secretary si Lisa Masa mo larga abroad o di ba nag-leave, no, ako may siging ibutang og OIC. So akong posisyon igo rapod purely on administrative, no, functions o kana mga discretionary butang magtagal yun siyang same tugutan na dito sa ato. So ordinarily ang among atong opisina in spite karon sa na news, no, still functioning very well, no, there's no problem about the how it is function kay implement tanan ang atong mga programa bisaka ng atong mga operation kay doon mo tayo gitawag o yearly
work and financial plan, no? Mm. And then doon na po tayo annual procurement plan. So, kanang tanan, medyo nana na siya. You do not need to decide on it because imprint na. Gani, karun dit, sali po ko mo tubag sa itong manindot kapungutan na sa itong kumpare. Nga, kining ang gobyerno karon very strict to give sa funding. No? Oh. Ang ditan karon nga, you have a program for 1 year. Then, kanang 1 year, you divide into four, kay quarterly man, di ba? Mm. So, quarterly, doon na kayo mga projects, doon na kayo mga buhaton, then doon na yung funding, no? I say for 1 quarter, you have around 50 million or 20 million for four projects, no? Karon ugi ni mo mahuman ng usaka project within that quarter, karang kwarta ibalik. Ibalik. So there is no such thing as saving. Noon ang karon ang atong gobyerno, fast kayo ang activities kay na may liquid man. No? Kay panguli mo yun ang kwarta, sana mag-saving mo tapre, di ba? Mm. O, dan manghambog ka, ako may savings, sana okay. Kaning mayang pagdala sa sa kwarta. Karon o underspending, kaya are penalized. No? It means that you are under performance. What? No? Okay. So, mo na karon nga, sa plastado na tanan. No? Okay. Okay. No. Yes, sir. Go ahead, sir. Kaning, actually, kaning NAPSI, this is created by Republic Act 8425. Kona Social Reform and Poverty Alleviation. Panahon pa ni Presidente Ramos, no? Mm. Consolidating tulo ka mga ahensya na nagtutok bahin sa poverty reduction. At kalimutan ko sa kwan. So, giusan na siya karon, gibutang sa National Anti-Poverty Commission, no? So, it is created by law. Di lang kay created by executive order, no? It is created by law. Then, ang main function na mo, usay, mura mag wag po kayo lamit tingali sa uban. Kaya, wag mo may project ikatag. Oh, so, wala infrastructures, wala infrastructure, no? Okay, involved. No, na, ang amo social services. Okay, ang amo hindi karon, it is about, first is about monitoring, no? Mm. Dayon, the convergence, mm. Bahin ni sa about poverty reduction. So, we are trying to see nga, if there is a project, unsa may impact sa poverty reduction. Kasi sometimes, God, usa ka ahensya, doon sa programa, no, orang maka-cater any one sector. Tapos, usa ka ahensya, maurag hapon. So, it means there is a duplication. So, we are trying to make a study on that. Then, hatag na mo sa taas sa mga implementers nga, pasig nag-duplicate. Kaya, sayang kayong kwarta, di ba? So, usa na. Then, kana pong tanang project, amo pong gimonitorog, doon na ba poverty reduction aspect. Mm. And inclusive na siya. Yeah. Sama karong maghimo ka o dala, no? Oh. Sa mento. Let's say worth 10 million or 20 million. Okay. Inclusive na. Kinsa man kayo nakapahimulos. E then natural, number one, contractor, diba? Direct. Dayon ka to mga namaligya o mga construction materials, diba? Mm. Okay. Then after that, human na ang dalan, kato mga negosyante, no? Sending their goods from one end to the other. O katong uban nga, medyo hapsay kinabuhi nga, tulad sa kenan, ano sila? Makaagi nga, hapsay kayo, o, yes. Ang pumunta na karon og, ang mga tao karon nga nang palibot, anak, nakapahimulos ba po sila? Yes. Diba? Kung wala sila yung mga production, wala tanan, they're not using the land, diba? So the road. So, sa gani, og, mula kao sila, gamito nila ng simentado, dan init di man gan Islam sa kaisa andi ka may Islam mo subay sa karsada kay initan man sila kay on sila chinelas, di ba? So yes. Mo na ang intervention karon sa government or how the people around the project nga makapahimulos. So that is the intervention nga meaning nga the project itself should not only be inclusive to a certain sector but kinahanglan overall good nga makapahimulos. So, mauna nga, we have a lot of consultation, no, about this matter. Aron nga, katong mga tao nga medyo na left out, can have a voice through sa NAPSI. And then, ang NAPSI, composed, doon na sila organization, 14 basic sectors. You can sa farmer spray, no, tanan, you name it, it is there. Up to sa PWDs, no, sa senior citizen, children, sa women, halos tanan. So, every sector,
magkuha na sila, mag-meeting na sila. Ramay balag, unsa gyud lang concern. Usay doon na may balaod ipasaka. Then, nakawayo ba na nila o what did li- kamayo nila, di ba? O na-left off ba sila? So, muna nga mag-meeting, then there will be a resolution and then that will be formed into a policy. So, ihatag na muna sa taas o kinsay concern. So, usually, it will end up sa opisina sa Malacanang for their study. Okay. Before we proceed, sir, and before sa question ni Attorney Ruben Ligorio, we would like to acknowledge the presence atong mga duha ka panelists nga ngabot karubutaga. Kuanta, kana na ang ato i-acknowledge mo ng pag-abot ni naka-earphone ng yun, eh. Ato pag-acknowledge ng pag-abot ni Info Center Manager sa Philippine Information Agency. Ang birthday boy kani itong August 1 pagikan na to sa ato benchmarking tour, si Alfonso Pons Roda. Good morning, Pons. Okay, good morning, Des. Sa ato mga suking di ba minawag mo talaga. Sir, belated happy birthday. Pareta. Mga August boys day mo. So good. Ikaw mo'y magtapos. Naging nga, great person sir, born in August. Oh, really? Ha? Okay, sab, sa tanang yun, na paminaw ko ng mundo. Sabi na kang maristila, diya sa may agente ni Sita Pinyan, time board na kanyang mo, yung man siya. Oh. Agoy, kabalo ko ana. Kabalo dyo ko ana. Kinsa na iyang gigreet. Okay? Okay, so. Ang hapon na? Yes. Oh. Okay, ato yung malin. So, sabi, pag-iabot din ni Mr. Robert Pinsay, nagkabulol-bulol lang ko. Yes. Good morning, Ma'am Dave. Og sa atong birthday boy, Yusek Matoy Barinaga, og karon acting. Basig madayo na. Oh, I see. Hopefully, madayo na ang yun. Oh, nalinggin mo. Tutok sa bulan. God willing. Sa kamot ni Lord. No? Sa pagbulan na, og na. Sa ato sa kiti paninawa, good morning ka na itong tanan. Okay, thank you so much. Atong pangutan na, gikan ni Consigliere Robin Ligorio. Sa nabi ko mangutan na, Bet, nagsugda naman ninyo, og great. Karong August. Ato na amiga sa Hong Kong si Bye Bye. Oh! Related, happy birthday nga. Hello, Bye Bye! Sa ulog, sayang, at naratawahan karo. Og sa August 3. August 3. Wait, flower kayo siya. August 4. Pero August 3 man akong gigret. Happy birthday. Belated happy birthday, bye. Hello. Sari po kayo pumunta na. Sari po kayo pumunta na. Namang ko yung text na kupre nga. Kanuna ko nung gihimo nga UIC. Kay ko nung kini si Masa, nilintrigan eh. Sige ko nung gigrounded ni Presidente. How true is that? Na ikaw mo ay Hansa kanan sa problema. very far from the truth. Right? Yeah. Okay. Humble na kayo siya. Hangtod, karoon na ni Hita Buongad, medyo doon sa Laywaran to Pares, no? Sa kuano. Pero previous to that, kaning secretary, busy yun, no? Busy. Oh, busy. Usay, kani limited kayo ng iyang travel, kaya isa gusto mo travel, no? In accordance with the policy sa presidente. Pero usay, mapursal yun siya kay connected, magyod. Like one time na to sila sa China, kaya doon naman ko'y poverty summit, then makahatag butong project ang China sa Pilipinas. So, pag humana na, ako'y ibutang. Nausahay po nga, mag-leave siya, kaya doon sa mga personal butang po, no? Okay. Ako po'y ibutang. Kaya, tingali, kaya doon haramang good being OIC, USEC, ang professor sa UP, si Professor Marion Tan. Dahil mura, ako'y lucky din. Medyo, pero tayo po ko'y gamay ang kasignitian sa mga administration, basta nga, usually, ingon si secretary nga, ikaw di atoy kay. Di mo man ang trabaho niya. So, whether you like it or not, you're already our secretary. So, don't bleeding atong celebration karong adlaw. Birthday boy, siya pa ka-secretary. Yeah. Bili, ha? Okay. Pakunta na mo ni. Ang doble sa celebration. Pakunta na mo ni. Kaling mo office pay, doon na may interconnected na sa atong problema sa barangay kay kada tong awat ang probinsya kay hindi ba sa una ang probinsya giingon ni siya nga the poorest barangay at makasulti ba kung unsa na ang estado sa atong barangay pre sa poorest province poorest province I mean usabay ikasulti man atong pre naaman ka ang opisyal ha. Nataas sa ba itong usla sa Tagalog, antag na ating pamuhay? O unsa, antas day, antas ating pamuhay. Antag naman. Kapa na, ganyan ang
Urmukanon lang. Ay, kajot lang ha. Before we proceed, no, I had na tubago ni Yusik Matoy Barinaga, OIC Matoy Barinaga. Acknowledge na to paghiabot ni Board Member Ronilio Boyli. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Go. Salamat din. First time ko nakanigod rin sa mag-ungan station sa PDR. Si manager? Wala, nalarga kapon sa pag-arian. Okay. Ayaw kong para yun. Happy birthday. Very worshipful congressman. Yeah. Okay, Mason muna sila. Mason magod sila. Manang very worshipful. Unsa pa. Unsa pa. Unsa pa, sir. Congratulations po na eh. Okay. Tagot-tagot naman di sa masa. Hindi. So, ano ba itong sekretary? Sekretary kayo. Sekretary dyan. Ito na, birthday boy. Masagmit ang sekreto ang birthday wish po niya. Sekretary kayo dyan. Kaya haron din eh. Hindi, kanang pagka sekretary, very far na. Si, to be fair, si Secretary Lisa Masa, o man katago-tago, kung di nga, is taking time kay she has a case to face to so yes. She's attending to it so kinahanglan consultation sa mga lawyer no kay og mudak pa nagutya sa ampo niya pag defend and then still considered to be innocent until proven guilty otherwise no Ma, mo po na okay 1 million da 250,000 kada usa kaning tanaw na mo bro og si atong presidente Mrogwa magyulabot ana. Kani ba mahatag mga bounty no? Tingali kanang mga arresting tingali just to make a kwan. Murag ila po na no. Pero ang this should be considered nga they are not common criminals. The most that we can ano them is a political, di ba? Political vendor and something like that. So they should be given a very respectful kwan po. Ano kung mga tawhana, di mo po ni mo ingon nga mudagan no karon lang na medyo shy away lang sila sa public because of their ano to making their defense but the moment nga masettle na ano they will come out so we do a case of something murder ba to sa leaders akbayan oh that is so we thought for a while kini akbayan kapayan kaming pasan ni bayan ng mga magsasaka the same group nga ang ilang kausa ay nana mauna eh puday na sila. That's a long story kay every group na magyoy ka no bisan gani ka tong sa unang panahon nga Liberal Party Abilino o kang Quirino di ba ano the same party na sila no so that is the dynamics of having a group no sa kwan so muna nga ang iyang kaso murag dugay naman na then murag na revive lang karon no so but you have to face it just the same okay sir speaking of that no related to that ang impact apautana ni Consul Ruben Ligorio di ay usara man atong probinsya di sa Cavite province ato na alibit ta bang atong pamumuhay di sa probinsya kay the poorest province padawa to kwan siya kaning medyo pagkakaron thank you in out of the 10 poorest provinces 8 of that is in Mindanao ang out of the 10 og ang Sambuanga del Norte is number 8 kining di man naingon nga og nata sa poorest provinces nga unsa na gyud no we should not be ashamed of it but instead we look for the solution or the reason why we are being considered as to be the poorest no so mo na nga number 8 out of the poorest provinces so at least wala sa number 1 so now number 1 number 2 no mo ni nga ugun na mga intervention gyud sa government kay mura og ilang mong guling basis nga mapurest ka, it's not because of your superstructure, yan ang tanan, no? Nga kita rin ka istorya, then no. Pagkakaunta o 150 meals, no? Sa kuwan ana. But it is the people on the ground. Nga mong guling kita wagin lang, people who are living below poverty threshold. No? Poverty incidence na to. Na medyo taas sa atong poverty incidence, sumara 41%. Mana nga sa national kona figure national figure oh. So mana nga og 41 something like that og pila atong population that is 41% are poor di ba so unsa man yung poverty threshold yung poverty threshold mura nog based man nila sa income sa ang atong nakuha diri nga ang tao kinahanglan nga per person
must earn at least 59 pesos and 60 centavos to be in the threshold. 59 pesos and 60 centavos. A day. And then out of that, you divide that into three. So that will become 19 pesos and 86 centavos. Ganun divide it to three. Ikatulo mga kamukaon. So breakfast, dayon lunch, then ang third is supper. Ganun dinner after the social. Sa mga ubos, supper. Hindi ka kakaon, mag-suffer ka, di ba? Baramag. Last supper, bitara. Baramag. Baramag disnumpiado ko ang figura to nga. Kay, tulibot-libot sa akong pang-panglaba, no? Ako hindi ko muna nag-practice pa sa low practice. Kasi kaya sabi ko pa, ingon, wap mo ka kita o mga tao nga kanan nagpalimos, ginagawa na, kabara may makita na ito nagpalimos din, hindi kayo tigil din. Pero mga tao, di ba, kontinto, wala nag-subra gating din sa ilang kita. No, no, namutang man nga ubos ang atong probinsya number 8 nga. Wala ba tingnan nga kinapublihan sa atong mga tao? Di ba, mga kadungo o nahihingari din sa ato nga awag kikaon sa sakadlaw nga. Hapit yung kakao katulog. Ganun ba, pre? Is it a figure only nga gi-forecast nila o gi-ganun na sa mga kwano o unsa ka? Kwani, pre, ning namay sa una, kwano, National Census, unsa to? NCO, NSO, no? Karong PCA na. Unsa nang PCA? Philippine Statistics Authority. Statistics Authority. PSA. Oh, na. Ngunit yung ga-atag, preso. They really conducted a survey. Dayon, we encourage mga local government to verify, no, kay national man ni. Muna nga doon natay CBM, kaning mag-census bitaw sa local. Sa antipolog tingali, nag-census mo sila. Para ma-verify ni mo, dinood ba niyong, kadoon na mo yung mga changes. This is a 2015 survey. No? So, national din siya. So doon na sila mga basis. Ang ilang mga basis ini is on the FICE, no? So Family Income and Expenditure Survey. So daghang kaya ng mga factor ipangutanan ni mo. So kaning poverty threshold is only based on income. Sa imurang kwarta ni. And poverty is not only one. It is not only based on how much income you have. Oh, yeah. It is a multidimensional. You may have the 559 pesos 60 centavos. Medyo poverty threshold ka. Pero imong kwan, imong kapuyan, imong shelter, imong water, wa kayo mo na. So, you are really very, very poor. Kana dimension, kwan, it is a multi-dimensional. Doon na kay family ka, doon na kay lima, patulo ka bata, naka-eskwela ba sila, education, di ba? Then, gadaot ba ni sila, so on health, no? So, there are 10 basic needs sa atua. Now, will also be considered whether you are poor or not. Only on the income. Undani hante, I remember sa former, no offense meant to former Governor Lando Yebes. Atong interview din sa awan, anong kasakapihan. Isa, awa mong kumagulo na, man, lalipay ng kuwana kay, o piporist ha, kinapubihan kita, dagang ayuda. Dagang mga hatag, dagang ayuda ang atong madawat. Will that be, hindi kayo nga pag-iwagan na kukuhan, pero would it be correct hatiyari nga, hindi lang ito mumater sa atong status, or what? Murag na kaingon na kaya sa unang kudu, ang concept to God, nga nung magpa-include ka ang 24 provinces, kay makahulam ka. Sa unang kudu naman to bracket, how much you can only loan, di ba? If you're not bankable, tama na yun ka di, anak. But if you're considered to be 20 of the 20, murag taas-taas ang imong rate nga maka credit makahulam line. Ka. Oo, kasi imong credit line. So, nakaroon murag nawala na na. It is based really on how much you can pay. Okay. Mo sa bangko bitaw, mo gi mo collateral mo na tama ra po kadya. So there is a change, no, on that aspect. Kini kong poverty. Unsa to pag define sa poverty kay namay yo poverty na below living poverty pero magkaon man tanan. Pero yan kaon og sakto ba? Ko kulang. Because until now, the exact definition of poor, no? Ay mo lang i-basis sa kahimtang lang. So, number one, World Bank and the ano sa international kwan nila sa they base it on the income muna sila sa kwan, sa NEDA. Pero gawas ana
it is very lamentable to note nga there are 10 other needs that you have to satisfy. Number one is food and land, di ba? Mm-hmm. Oh, second is water. Kay mukhaon ka kay naka-water, di ba? Agingon sa Biblia ba to, o sa to scientific nga, you may fast, no? Without food for how many days, but you cannot without water, no? So second is water. Pagkumas is water, unsa may ginhanglan? Shelter, no? Pagkumag-shelter, unsa? Income. Then education, health, then imong environment. So then imong social protection, it means nga bisag pubrika wa kay kwarta, you have to be insured, no? You are entitled to medical free medical attendance. O dayon you have diyan kaning peace and then participation. O kanang peace, you cannot attain peace, ug sige tang gera, di ba? What is the cause of nganon dili ta malinawon? Because of poverty. Dunay tawo mangawat, nganong mangawat man siya? Okay, mm-hmm. Woman say mahimo. Sa kakulangon. Oh, pero tagana ni mo siya, di man sa mangawat. No? So, these are the things. So, doon na tayo silang giingon nga, o kanang doon ay tao, manghilabot ni mo anak, yun sa ni mo property, that is an expression of what they feel. No? So, you have to understand that. Then participation, kinadaganan ng participation kay, kinadaganan kung magplano ta, kita-kita raman. No? Di man ito involved ng mga tao nga, who are supposed to be involved. Mga stakeholders, di ba? Dapat inclusive. Kuan gud na sila, kuan mga tagkaroon nga, oh, ato na yung kuan yung mga fisherman, atong tagaan sila kuan. Nakita-kita na po yung mag-sabot, di ganito involved ang mga fisherman. So, the stakeholders should be properly to participate in the program. So, aron nga, it will be inclusive. So, as you go on, medyo bitaw, you realize ka medyo, dako yung problema. Ang ato lang nga, ang mong ahensya is only up to this. Wala may implementation. Nevertheless, it is very effective. Kaya katong uban, makibalaw dahil kung sa'y process. Kaya kinadagaw sa mga ahensya, God, pag narinig ka sa usaka ahensya, implementation, diba? Okay, here is 10 million pesos. For what? You build the road. Pag kumat sa build the road, wala na sila. At least, ilang performance, 100%. Which is true. Kaya maroon mo ito ilang tahas. Diba? Pero after that, unsa man nakahatag ba ito? Is it participated by all or just a few? So muna nga, musulod mi, then we go into meetings, consultations, ana. So, grabe among kwan, consultation. Kani karon, ugma mo, larga uli ko. The next day, ato kong dabaw. Pagkali order, balik sa board. Kapot na mix, rigaw, tandag. Boy, you enjoy it. Okay. Sir, yes, Edgar Saranda, yung mga pagkutana, please. Okay, thank you very much, Dit. First of all, happy birthday. Nato nga acting secretary sa NAPSI. Thank you. Ahensya just like the NAPSI sec. Do na ba po din in the previous administration? Oh, na ba sa ni? Di lang. Lako mo pa palo up god. Lako mo ko palo up. Kay kwan mong god. You have naamoy mga barometro 10. Kani nga 10 pod is the same sa previous mga administration or this only during the Duterte administration kaning ni ang barometer. Akang 10 basic need during the time rana ni presidente. So it is not Duterte, being identified before sa mga kaning kwan sa ngalan ning realized by our secretary, no? I mean out of the meeting tananana nakabulo to nga ang kapubrihon kawadon, di lang kay sa imong income. Kung dili, doon na pagyoy ubang matters nga have to be considered. Kay pananditan ako, karon na, naglingkod ko pumo sa gobyerno. Okay, unsa may poverty threshold? 59 pesos, 16 chavos. Tagayin na sila tanan. Na, sulbar na. Dili mo na kay paghuman katulad na yun ito nga. Pagkaon, shelter, tanan-tanan. So, muna nga, si atong presidente, muna ang centerpiece karon is about poverty. Example, kinadagan ako sa itong mga planners mo ni, sige, buhata og project o pagkayuhan. Pag kumana ang project, muna ang usaw. At katong ka, wadun sa mo ito, buhata po project. So, separate project, di ba? Karon, di, kanang poverty should not be a separate project, but it should be a component of all the development and projects. No? Pag buhat ni Mugdalan, kinanglan ang poverty reduction should be considered ug makatag ba ng proyekto ha, no? Building tanan, so it will be the center, no? It will be the center. Dili na i-separate nimo, otherwise separate nimo,
wag yo kay memo kay kapuprihon is the last thing that you are going to consider. So mo na na pa na toron. So it's a good dynamics pagka karon. Okay, sir. Ang cash transfer ba for peace? Hmm. Nakatabang ba na pag-reduce sa poverty sa atong mga katawan? Because it has been implemented by the national government for how many years? And during this Duterte administration, gani pun ana man po, di ba, na additional budget para ana. Sa inyong lantaw, sir, kay naaman mo diya sa NAPSI, doon na ba yung dakong impact pag-reduce sa poverty sa atong mga katawan? Kining ato ang cash transfer? Kay they're using the money of the government to help the poor, kumbaga. Oh, I think first is you have to know what is really the mandate or the purpose of the cash transfer or kang pangtawid, no, for short, no. Unsa mo gyud siya? I am not very conversant, but I understand nga para ni sa mga bata nga ni eskwela for nutrition, no. Nga ang bata makatuig eskwela, dili na sila lang duka kay do nutritious food ba nilang kuhaon, something like that na. Ikaduha, as far as economic activities concerned, ug ang tawo dunay kwarta, no. Mo-revolve bang kwarta. So, there will be an economic activities. Di ba? At least two. Pero the problem is, ga-revolve bang kwarta, but is it being harnessed to the right production? Di ba? Kaya ka naunta, we should take, just like, ano, just like OFWs, takang remittances, that's by dollars, no? Pero paghatag, taman sa pamilya, consumption raman. Di ba? That should have been course to other production, para mo, kaya, kano pito doon na kay magtanong ka, doon na kay value change, no? You have to process on that. That should be the dynamics. Ang atugod, consumer mo ta, sige. So wala kayo may, di tayo ito makita. Nakisama mo dato, di ka ito, rupang kayo gusente. We should improve ourselves. Una nga, kinanglan ang gobyerno has to intervene, has to more or less discuss of may bar na para ninyo, on sa bagaling anak. But this should be the one to decide. We only give them the guideline, the guide. Okay, Consihal Ruben. Na ako komentaryo sa inyong cash transfer. Remember, biya nga, hindi kada tinghatag o tingbayan sa akin na ang pantawid. Trawa ko rin padag kong mga moldere. Asa yung pamalito, pamilya, la, pamalit, bisag unsay pamaliton. I think makapapikta na sa itong makatabang. Nang naman, umang ganit po na yung mga bana. Ito, hindi pa marinda na ang ilang kuwan kasi ngitong its. Tinawag yun na, pre. Makalilisang. Oh, muna nga, there should be a strong intervention sa government. Oh, kuning ta na mga recipient, there should be, ano, there should be educational information. They should have a guidance bitaw. Di lang kay ihatag nimo. Pero rago na nga, ako, wag ko kita og sakyanan, di kanu ko tigo mukubutok sakyanan, then dunay premium sa raffle, taga anday ko Mercedes Benz, sa mo na ko Mercedes Benz ba na sa mo raffle taw na nila nga out of nowhere, wag yo gani usa kadako dag tagaan sila og kanang pangtawid. You don't expect them to know how to use it wisely. That is why there should be a training, there should be a consultation. Nagyo na, that is the dynamics, no? Kailangan tao makabalog yun sa kanang Kanyang cash transfer, kanyang pantawid. Nakahatag nun na ako na, pero hindi na ko, ako lang ipagawa niya akong, ano ba, peacegiving sa inyo. You know what happened? Sa statistics karon sa population sa ato, karako. Nga naman, because of this, kaya mga magkiyayon ni Imbis, magkuto sa mga anak, daghanag mga anak, kaya daghan sa kabil sa pantawid. Mumunay, purpose, mumunay, this is a very, sad fact nga atong nagkadako. You look at sa population statistics. Nagkadako ang atong population. Because of this, kaya ang mga tao gitagaan bagi panglangi iba noon. You are only prudent them to raise more children because in return, they will be receiving pantawid. Kaya wala po yung bata mo. Wala tayo anak. Wala tayo mo. Okay. I don't like this katapol sa mga tao, katapulan sa mga tao, o makahatag rin dugang kapapunisyon sa itong katawan, kaya magsigil mo na kapapunisyon sa itong katawan. Sa ito pagi, gibuat ang mga bata komo kapital. No? Okay. Mga that is child abuse na, di ba? Pero, hindi, gapo kay nay imong observation because it is already there, no? Then moing tanga wat ang kan dugay pamangyud na. Now, how can we help? How can we reverse the situation, di ba?
kita tingali there's a one we can one way or another we can conduct parang medyo na si kuno si Bert may man kayo sa one social preparation, so at least we can reverse it. So bahala na ang ubang mga lugar, but at least we can say that in the Pulog City where my compare is one of the councilor, we have reversed this concept. Ang karon ng mga recipients sa mga pangtawid, may na ilang panginabuhi because they know how to make use of their money wisely. Diba? Okay. Okay. Question coming from Robert Pinsay, please. Rejoinder lang kay katong sa na may mga negative yun nga effect po at pantawid. Ako, personal experience yun ako. Naka-witness ko sa kabata nga grade 3, man siguro to grade 4. Ni rebuilding sa iyang ginikanan, kay aware siya nga na ay pantawid nga madawat kada bulan, pero wag yun siya bisag piso daw, nga balon. Kay gigamit sa ginikanan for their own purposes. So muna nga, medyo kana sad na siyang reality. And then naapoy mga feedback ako na dunggan nga ni minus daw karon ang mga laborers, labi na nang kanang sa farm nga imulang hagsuguon og pa clearing ana. Kay nagsalig sila nga naa ay madawat nga pantawid. Na foster gud ang natapulan. Business. So muna nga social preparation kung is very important component gud ta. Kung ma-improve pa nato siya, ma-enhance pa nato. Okay, board member. Ang ilagod basta pag dunay project diretso, no? But if you do not give them the ano, yung mga background social preparation, they should get they have to be prepared of what are we to do with it. Okay, board member. Pantawid program siguro. Hindi studio program ay itong gobyerno. Oh, yes. Ug daghang disadvantages sa advantages. That was pattern after Brazil. Wala ta nag-adapt ni Duterte. Kay nagsubod man sa previous administrations. But oh, they're not the way mas daghan na guwain advantages kaysa disadvantages. Wala yung pre. Wala yung may planning. I-implement na na. Wala yung isa itong planning. Ano nabot man ang puntuha? Dili, siguro. Daghan ng mga tao di man masabot. Because there was lacking in the information campaign. Unsaan kayong kwartang badawat sa gikan sa gobyerno. Kung ano may tabo, look at ikaw, bumimem we kasi mo prabe. Look at these people, may suru-suru ka. Okay, gumota. Sige, tongits ka. Dili na ngayon na doon. Tumutay. Kaya naman ko, butang na ito. Hindi ka butuhan. Hindi na tapos na personal service. Hindi mo butuhan. Kung ino mo ng opinion, ayaw na napagkuhan. Ayaw nag-personalities ba? Hindi na yung hadlog din butuhan. Ang ago, pre, na sa puno, mungod nga maayo, unay usa nga di dautan matabang madamay ang pulo nagkaget dautan pre pero sa matter of pag edukara ng mga tawhana sa matter of guidance kung wala na silang patawin kung saan na sila nangarap kung saan na sila sa anong panahon I'll ask you wala pa yung patawin sa una kung saan natubo ay kung hindi pa mga tao di ba hindi ba na mayo in the first place nga nung implementer mo na hindi man mayo pamulitika. I don't know. Okay, so let's leave it that, at that, ha? Pero ako pang tana ni, ano, ni Yusuf. Kaling mo na siya, kay last term, meron. Okay, ha? The peace, ha, peace. Masakpan mo na mo snow oil, ha? Okay. Namay noel. Namay noel kay, nawala naman ang leadership. Muna, iso kayo. Iso kayo. Now I know. Wow. Pero sir, don't you feel the pressure nga naa ka diha nya napsi especially from your hometown there is a province nga poorest province of the one of the ang sabugan ng Lord sa Philippines and here comes our Yosek sa napsi share dili ta ani ma medyo ma elevated gamay sa atong poverty sa atong katawhan. Do you feel the pressure? Tinurgo na dit, pero amogong engagement ko sa local government. Number one is whether the local government is willing to engage with us. No? Mm. Number one, we cannot force. No? Okay. No, really, so we cannot penetrate. Di ba? Mm. Kaya mong pita nga, doon mo grabe six sector o kining LAC-MS. Gibutan ko sa LAC-MS kaya engagement din sa local government. Mm. Kinaan ko ni Secretary isama sa nga, toy, yung muna kay, ikaw mo yung makasabot, anong mga lokal? Okay. Listen, you kind of subtle your point. If you are not from the from it, listen, you might go, okay, pag-approach ni mo, listen, pag-approach ni mo, ana, well, sir, yan, ana, ang unsay na una, pareho po na ako sa una, huwag doon na ba yung project ikatag? Di ba? Huwag wala, magiging matag, ari-ari na, dito tingali, aron lang nga ma-justify yung allowance. Di ba? It's just, mo magiging na yung kwan, no? Namo na nga ang approach, kana mo mga focal person, sige yun na mong gikon nga,
dilita mo yung mahatag-tag project. Kung may humanggaling nga, doon mo yung project ikatag, no? Doon na. Pero depende sa unsa inyong gusto. Pero you have to identify what is your need, di ba? Because I cannot just give you something you do not need. So muna ang mong consultation. So with that, mura din sila animado, which you are doing it, di ba? Karon sa Zamboanga del Norte, we're going to have a consultation. So we're working out with the governor or the vice governor. Maken is a board, no? Gamay ra gud ang kwan, we are going to consult mga 200 tingali ang kwan na. So we'll know ang among consultation. 200 participants. Tabata participants. Gamay ra gani kasoban mga 300 mga among mga participants. Well participated man among kwan. Abot mong Surigao, very active kayo, mga labor, and you will enjoy it kay, kung sila, medyo animado ba? So, then, multi-sectoral na siya, sir? Multi-sectoral, oo. Oh. Last time din namin sa Katipunan, only Fisher Fox. So, regional to Fisher Fox. And then you will notice, no? Yun yung farmers and Fisher Fox are the poorest sector. Diba? These sectors, no? And then to think of it, na, to think of it, every time you eat, it is the farmers and the fisher folks are giving you food. No? Pero, dyan sila pag yung kinapubrihan, diba? I mean, marabitaw something, diba? Oh, mara sila, puhos na sila. So, muna nga, we're doing everything then. May mapuli nga, at least kamo, mga board member or councilor, they're also very concerned on the environment. Kaya madaot ang environment, ang first affected yun are the fisher folks and the farmers. Di ba? Wala kay tubig, o kayo mong dagat is polluted. So, di na sila makakuha o mga isda which you are going to eat. Di ba? So, muna ang mga dynamics of medyo nalimay na po tayo yung trabaho, ano? Sabi ko, ano? Okay, yeah, board member Lee. Bahay ng mga fisher folks o mga farmers, bisag inamin sila na sa threshold sa poverty ko. Pero ang lang level of satisfaction, mubura po. Isa ang people nga magkaon lang, makainom gamay, maglawas, magatanda sa asawa gamay. Okay na sila. Ha? Bahala ng ginoo. Bahala ng linog. Nabahin ang mga dato. Nabahin ang dato. Ang satisfaction, daily way satisfaction. Kay pag makadawat nga na makasapi o dako, makita pag lagmas dako. Kulang isa. Muna nga, it's a matter siguro of perception or bitaw na itawag bitaw nila nga technical nga paradigm shift punuhay sa mga kanang mga lecture-lecture wa taga-sabot pero atong tanaw ng realities usahay kay may parang ni paring Ruben ingon siya nga o may nakita kayo na ito bitaw dito nga kanang matalikis guto bitaw na di parihan ng lugar sa Africa some parts of Asia. Yeah, that's right. Na starvation. Ay, usa ka lugar pa nga natuan ako. Malaysia ang yung hangir. Dili sa Afrika, dili sa samur sa ASEAN. Yan lang kung sa country. Ay lang, gutom-gutom yun. Meaning, huwag yung makaon sa gamay. Atong gutom, kanaramang kulang atong pagkaon. Meaning, imbis kay ang satisfaction level na ito, di makakutsara. Ang kabusog. Tuloray makaon. Paborte naman na. So, sino wagib? Sa kusara na kadumdung ko atong sa salida bitaw sa Afrika na ang pagkaon na ihagbong labdaw sa aeroplano katong mga dili atong mga sana, sila na bahalag luto pero katong mga beans ba bungkag lang dito sa yuta sila na mamunit kana sila maglungag kay na kung anong kuno nila na experience nila magdaan sinako ng mga ng nana ng mga food, mga food pack, etc. Maawa man, magubot man, di ka mamusulod. Politika, mga bandido, usapan na diyan nga pang, mga graph, mga corruption sa mga red tapes, etc. Pero ito nitabo bitaw sa Yolanda. Kadaghan na itong mga relief goods nga nangalata din sa kawat. Anong di mo naihatag dito? Na mga pagkaong higipang ulod. Nana ba? Atong ihimo nila, isa kay helicopter or plano, ang usa ka sako nga beans nga kanang murag kuko, kamagko kadag ko ah, ibang hagbong, ang mga tao rin namunit dito. Makugis sila. Kung isa sa punit, di ba sila kaon? Di ba? At least kita kaan sila. Pero sila na mulungag. Pero,
kwan na pre, kwan na bro, kaning at least we are blessed, no? Our climate, atong yuta nga, anything you plant, makakaunta, no? Sa barangay. Pero we don't like nga that situation will come to us. Mga as of now, no? Mungros na tadaan. We have to do something. Morning atong trabaho, labi na sa gobyerno, na there should be a strong intervention, no? As far as poverty is concerned. Di lang pabiyaan nato nga, wala na sila, basta na kayo muntak itong proyekto. No? We should intervene on that. Oh. Kanin sa poverty alleviation, ni ubos na ba padong karon or steady pagyapon po the past 10 years? In the past 10 years, doon naman kay 2012 bantingali, was higher, no? Then karong sa 2015 is 26.9 mantingali ang atong poverty incidence. And that is every 3 years murag one. So muraog ang atong at the end ni kwan presidente, muraog ang aim is to 15 mga maulog tayo mga 7 mga 8 something like that, which is a tall order, no? Tall order. But with his projects pananitan karong kanang build daw, no? Ang usa ana ang kwan nga unsa mang ugire maabot mangaling dire, it's high time nga we should be interactive, no? Pag yung mga dunay project to build unsa man ang kasiyang project. So after we we know it, manguha na tadaan og pila ka buok mason kinanglan, no? Pila ka buok electrician kinanglan, then itrain na nato sa TESDA para pag abot atong mga tao makatrabaho, no? So daghan ng mga opportunity. It should be also be an initiative direct sa atong kabahin, no? Sa atong mga not necessarily local government, kay doon matay organization sa farmers, doon matay organization sa formal labor, no? So all of this have to work. They should be orchestrated. Okay, yeah, question coming from Edgar. Sumpay ko gamay itong ingon ni board. Kining niyang murag ang mga fishermen na to sir po na to mga sabi ko sa tumbro naghimo na lang ng bubo ra taman ra diha taman ra diha ang ilahang mga damgo at tungod ng good food kay kung uwi kun we are company on our kumpanya ni kanda kog survey na discover na mo nga kani sila do na gi mga damgo do na po sila i dakong dream na sila dakong tingwa nga mo gawa sa ilahang nihimo na man lang good nila nga comfort zone ang ilaha karon nga kasitwasyon because nobody less man ang attention og no almost nobody cares for them nga malibit ang ilahang gawas sila sa ilahang naandan nga kwatro na wain na lang adrin na lang yun eh tama tumi mo kaya wak mo po yung itabang wala mo po yung itabang na but when mo na silang empowered on something yung mga gawas sila silang komposon nga malibit ang ilang panginabuhi, they are much interested than diya lang sila sa ilang comfort zone as of now. Muna garga kinanlang yun doon ang intervention sa government. Oh, yeah, how to make them matawing ng participation. They should know how to participate. Pero dili po na sila doon. Yes. Di po na sila mulihok. Diba? But you said there's a need. Oh. And kita nalipay ta nga sa ato mga elected officials. No? They're doing their best. Pero tama na po sila kotob. Mas may gani nga will be willing doon ay time. No? We can sit and then we can have ang unsay atong situation, no? Dire. Oh, dire na, dire kay kami magbitya tour na po ang kape sa pulong. Ulo sa napsi. O asa ang pures at tumi. Mag-break siya mo. Kami di mukwida na kay kasama niya na kusitinti. Traveling, ha? Ginana niya mo. Down to earth. Mahimo. Sa kining ang gobyerno dili malugi, no? Sa atong servisyo. Kanda dead. Kining poverty incidents, asa ang mas prevalent? Kining mga tao nga namuyo sa bukid o kining mga tao nga nasa bayon? Yeah. The same agricultural workers magyapon na sila. Yeah, that's a good question. Pero basically, ayon ni mo moraog, there is more money circulating sa switch diba? Mabilan ang mga tao una ogod, no? Well, sa taas. Pero in terms of eating board, ang sa bukid, dagang makaon. Well, sudan. Kaya direk. Kaya direk sa ubos. No? So, balance sila. No? I think God made it that way. No? So, muna nga, we have to intervene para nga, ma-equal sila. No? Pero,
kani kani aktual di gini nga incident nga sa mga milyonaryo di pulong. O siya sukad, kinaan ang mga pagkatao niya, na nag silver spoon siya baba. Hmm. At tugit siya na ito sa Linay ba? One of the sa Linay. Akin parang nga, akin yung sitio Linay ba sa Bulukan. Diri sa Dipulog. Diri sa taas. O, sa Dipulog. Ang eskwela doon, yung pangako na bro. Nag-feeding may oak tree planting ito sa lugar. Maglakaw tag sa kilometro. Kuryoso lang ko sa balon nag iputos o daon saging. Na lubi. Huwag usag ka-slice ng mangga. Bisaya. Sa muna yun yung iwan. Lipay na sila na. Samo. Pagkakita niya ng tawhana, ng mga bata, siya na aday ni inani gari. Sa ato ah. Tulog. Luha. Dagdako mong siya nga mahayong sinina, maitanan. Matay na abot niya dito mo ng kadatuig mo na na at least tagaan mo dyan sinilas. Di pa yun ang isya? Dili na suot. Suotol kay mga mahagbong mga sa sinilas. Mabugdo. Kaya wala masasugan na suot. Para sa pagiging mo kung sa basa ang kabataan una o bata pa itagaan sa allocation ng sinilas balik sa usa katuig. Di na. Para na warong suotol. Pero reality is mangguna. Reality gina kay true life story. Good, siguro na sa atong kapatanunan, di ba pare? Nga, sa una, katubong, kining kiskison bitaw nga makalanag o magabian? Kabong. 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 Dahil yun, anay yung mga maayong pagkaon lang, ilang yung sirwa para panihapon. Kay Pabuchita. Sirwa magkagabi eh, kay Jerby. Pero at least, sana obserbahan na ito, mas at least well off pag may para pre. Ako mabuti, ako kami pastor yun na, depende man na sa, kuhan, sa kinias tao, kay daki ang sa una maggaling kami sa una sa mga kaon nga mais pero og yung kagsudan wa may problema ka kung gihamon ta kung girkanan og may mga manok oh dayon mugwa mi sudan nga ginahan mi bagana ato mi sa suba mani kopi ano mga manta ko sa dia din og baka lugar pod ato sa tugbong sa dagat maninhas manaro depende ra sa tao pre dai mo ba mga tao pre nga patan uban nga nanay sila gikaon dili na mo trabaho na pod. Kada na may gibutang. Umanay na may lang gi gi stock. Moray nakapait. Kay uban dito pre di kamuto human sa pag-ani, sugod na pagtrabaho. Dili kay magsagit mo sarili kang kasi imong gihimo dito. Na niya na kita buwag karon pag pangkab ka sulti mas maayo man po ano booking kay sa ubos gani. Kay ano man, dili mga tao dili mga tapulan. Tapulan ka rin kargaro sa mga kanila. Dili mga tapulan pre. Dili naman tigo sila. Gusto lang sila dihadayan ba? Dawat limpyo. Pero sa bukid, pre, di ka mo to, oh, mga tao rito, o oh, magkugihan lang po ito, kugihan lang siya. Mabuhay ka, ikaw. Mabuhay ka ba? Pagkag manok, unsa pa niya, anak. Ang ipakaon sa baboy. Unsa ka, kung ano, di ba? Attitude na, attitude. O, may nga, attitude. May gutom, bukid, gutom, bye-bye. Pero sa isang bulan niya, magkadungan kung nakong gutom. So, may pasabot, anak, pre. Naon sa mo? Hindi, tibong ni Sumiro. Siya agad nagkalit na guwan. Magkapinti na ganun. Manog, pinog. Dakong. Dito. Pagi ko ka, Jing. Sabi na lang dyan. Pero, 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 bro, katong imong iyong salinay, no? Kanang paghimo ng eskulahan, wa pa na idalan. Dili mi maagi sa kwan sa serious man niya. Oh, di ata nang pamutan ng mga kwan materialis, no? Pero one time, katulunan na idalan, kuyog mi ni Kwan, Superintendent Walter Alvos, siya muntok City Superintendent. Dito mi ito, lakaw mi, gikan ka ng Kwan,
wapang suy dalan mula kau pamiana. Pag uli na, pag ato na mo dito, wap may klase. No? O yung klase ka, durat yung buhat. Da pa uli na mo doon yung ka bata, gadali po tubig, anak. Da among ipangutan na anak tanan. Then, na mo nga, tigong mo ko sa'yo, anak. No? Akong ipakita o 20 pesos, 21. Nako, kini, kabasa ka, pila man eh? 20. Kami mo sa kwarta. Oo, oh, kami basta kwarta. Oo, oh, basta kwarta, maibalaan bitaw. Maputong nga, one time po, dito mo sa Mako. Mako bitaw sa Dabao. Compostela Valley. Compostela Valley. Na, dito ba tayo journalism seminar? Oo, oh, kaya naman ito, Lumad School dito. Yeah. Dito mo sa Lodby dito. Naman po, ano, history. Kasi ano yung mga tao. O, sila kayo blog, kinsa, Rojas, ano ito na. Ako, kailan mong Rojas? Wala. Doon ay usar, kayo balo. Then, kasi Quezon. Kuwari, mga duhara po tingali. Pag kuman, ako, katong nakailan ni Rojas, na 100 pesos. Si Rojas, diba? At least incentive lang. Ibalo sila nga, maroon yung mga tauhan ng mga hero-hero. Kung 20, di, sa Quezon, diba? Oh, so, sometimes, how you impart knowledge, kada bitang ibutang mo nimo sa ilang madumduman, no? Sa ng kwantang. Pero artista, ilan na kayo? Oh, labi nagsaya, kurang bumbum, no? Bumbum. Ganyan, nagtok. Edgar. Okay. Pa na ko, reaction ni Asik, ni Asik. Mura magugnay, lupang lataw karon nga much of the government's program is more on giving, labi na sa mga less opportunity na sector sa atong katilingban. It's not much of empowering them and teaching them really how to alibit. So, alibit sa ilang kinabuhi. Sige lang, itong hukaran sila, and that will be temporary, o kajutra kaayo, pila lang cut business, wala na. After that, to take another years, makaanto na po na ito sila. So, this seems giving mga isla, parang mga gihapon. That's like, when we discover, we conduct survey sa mga estudyante, yeah, sa business courses nila. There is no certain subjects, ilang kurso nga. Nag-teach nila how really to get money. But only management and administration of business. So, position lang. Mag-administer lang sila. Mag-ana. Karon, muna nakita ron lately na mo. Nga kinahanan ni mo, i-set ilang mind to get out from there. Kanang ilang temporary nga. Mayroon sila, okay, na lang ko ani. We have to empower them para gawas ka sila. Muna sa kuan pre, nasa social pre. Pag istorya ni mo, do not identify their problem. Let them identify their problem. Mm. Let them identify their needs, no? Their needs, ano, sa kwa, no? Pagkabalo nila na ginta karon, kabalo na kao sila problema, sila na needs. O, mahimu na to na. Mahimu na, sir, galing, wala may mga hima na, natural yun na, di ba? Then, you try to provide them kung sa ilang kinanglan, di ba? O, aron nga ilang magamit. Di lang ka, wala ka dito, wala man sila pagkaon. Tangani mo kwarta diretso, di ba? Oh, that is the failure of muna nga moralis mo na among tahas nga medyo kapoy yun kay pagpasabot anak meeting anak daw so at least they will be empowered so muna nga guan na to ron po nga huwag mahimot anang ahensya before they make a project or a program there should be a consultation with the stakeholders katong mga tao nga who will be benefited. They should be informed about that. Di lang kaya diretso lang kag atag proyekto plahawan ako. One way. Of course, the implementing agency is correct because that is 100% performance. No? But on the other hand, as far as the people's condition, economic condition, no, it's not being addressed by the implementer. So another agency. So mauna po na mong buhat nga, huwag doon na report may kwarta ikalibot-libot, mauna nga mga consultation. And we need the engagement of the local government na huwag doon na po sa'yo makatabang. Pwede man nga tripartite, no? Hatagamay ang national government, hatagamay ang local government, hatagamay. But you cannot do it alone. Kaya ang ikorta. Okay, bro. Inclusions kay Edgar ba? Balik tayo po sa kreditong pantawid. Panahon po pala ni Duria, di ba? Gisalaw ni Aquino, karong gisalaw ni Kuan. Duterte. Ang ako ko nakita, kung nabasahan man ganoon ang Kuan, wala may proper bitaw nga, Miss Yorkon, usawang ganoon ang kwarta. Ihatag na ba sa kwarta for that purpose daw. Pero dili man gid concrete ang hitabo kay og dapay insaktong epekto sa mao pagpantawid. Gikan para sa una, gikan pa Aquino. Nasurbada na. Pero ganun gito sa loob ang gapon ni Duterte. Nagbay lagwa gid. Wala gid dili gid maayo ang
maong programa. Kaya ito naman nato ni mga tawa na tapulan, kaya o sumusundin ang tato, ang mga tao ang tagito na ang tato kung sa'yo, kung sa'yo yung prenga, kung sa'yo yung need, nita o buwan, ano na ito sa mga kaimanan, kung sa'yo niya, nga, igamiton sa nagpapangita pangita sa nang pinabuhi. Hindi kita gaan sa kwarta, aron ipalit sila kung sa'yo lang gusto. Sa'yo bang kinabangita yan? Sa akong punto, sa'yo pila, na atong itagaan mga tao kwarta, na ang purpose wala ay klaro, asa na iga. Isakto mo itong kumpare nga, kuhan, Congressman Betty Boy. Alam bang tawid, primero, supag yun ang Katolik. Isimbahan Katolik ka. Ah. Una, kaya magkatapulan ng tao. Pero, bra. Pero, ano pa dalis? Ipada yun mga gihapon. Wala gina. Kaya, o, gikan sa Brazil siguro? Or... Brazil. It was pattern after Brazil. Pero, lahi man sa Brazil. Lahi man na mamagi nito. Hindi man pa sa tuwa. Doon na may pagtuo na ito, asa ika sila. Lahi man ato dire. Pag-abot sa una, gibutan na nga, ipatawid, tagaro nga, matala, tabangan, usap man tayo si tabang, kwarta. Asa man ang kwarta, dara, pagkaon, unsam niya, wala pa iklaro na. Hindi, usap sa kuwa na, usap tanang ko, para aning, na yung maning ihatag for each child ng mga manak. Once ka mo, di na mo itong haog, skwila, kung ang pwede mong pantawid, usap mo na sa incentive na, maingan mo yung sudo. Pero sayo, iyon man ang maestra. Incentive po na para magdawag ka na. Dili, usahay ko po, hangiyon po na maestra nga, i-certify nga, nagtungha ang bata para makontinue ang pantawin. Hilak man ang gilkanan dito. Alay, alay. Ang hitabo ko sa, kung ano, manahiklamo po sa DepEd. Oo, yeah. Pero sir. Dili, ang kwan ko na na, dito kay, every department ko, doon po tayo turfing, no? Murag, hindi naman akong trabaho nga, akong bato na, di ba? Muna nga, we are trying to nga, mag-coordinate sila, there should be convergence, no? Pananglitan karon pangtawid. That is the program of the SWD, di ba? O, dahil pa, eskulahon. O, dahil, ukukoy, maestro, anong bato na, hindi naman akong trabaho? O, 1+1 raman niya ako, di ba? So, muna nga, kinanglan, doon nag-yung intervention, yun, nga, o, nga, they will converge, nga, kwartas agi programa git sa DSWD but in order to implement it rightly we need monitoring so the teacher can monitor o kini sa recipient then wala man ni sing tungha ngano man tungha di ba o makita nga ang ginikanan wala inya gamita then you lesson iless lang iyang atong sa kabata but pag iless naman sa kabata kinsa may biktima ang bata di ba oh ang buhaton nimo na is another recourse is mag-feeding ka. Ganang bata imong pakanon. Kaya mo manikinang lang nutrition, di ba? Pero dako mo nagtahas kay you need more people, you need more mo na nga, lisod kay every time you tell somebody, imo mong tagaan. Nakining amo ah, we are more on kining kwan, on sa lan ining volunteerism. No? Ang ita, kadagang may mga kwan, tao nga, bubulunteer, bitaw, sa'yo maluoy ka. Nga wagi sa kadako ana tanan but out of their dedication no kanang people's organization wala na sila no and they're willing to help una mo ko kamo mga focal persons pala magamit ana pero actually they're roaming all around. Okay sir, before we proceed with our part 2 discussion sa Kapiyan sa Dipolog ato ta sa commercial break ni Edgar Saranda but ato unang ipaungong ang pangutana tubago ni mo after the commercial break. Sa based on the argument, the opinion of Consihal Ruben Ligorio, is it possible nga mas to address poverty alleviation, mas maayo siguro nga tagaan jud og sakto nga trabaho ang mga katawhan labi na sa mga masa para makakita silang income whereas anang sa pantawid nga taga ni mo cash diretso nga walay direction og asa punta ang ilang kwarta whereas og ilang trabahoan syempre kay blood sweat and tears man gikan ang kwarta nila so dili na nila spend away nga basta lang sila nga nakadawat nga kanang easy money ba di ba so asa dapit ana sa napsi pananlitan asa mo focus mo sa paghatag og mga jobs no matter katubang mga skilled workers or katong sakwan na mo mangina kasagaran sa masa no or kanang ipadayon tong cash transfer sa pantawid and then mo support lang gihapon ang gobyerno so yes backline ang pasabot alam kung gusto ana nga pasabot ang sistema di kwarta pagkataro na to ang mga tao ba, unsa may imong gikinahanglan na aron mo alibyuto ka sa imong panginabuhi, unsa man ginarang ka og daro, kinahanglan ka kabaw, balik ka kabaw. They should work for it. Oh,
Wag kita ka og seeds o taga-pratika kag seeds sa pala unay dai matanom nimo. Nung ka nga kwarta mo ihatag, kay makahatag mo na og di man gana tinuod mo yon ka mag-eskwela nga bata. Di na man ako punta rito gyud. Mangita ka nang paagi nga gamit tanawa ra gunay ni pagkarabuan na ato sa bulangan sa tabuan. Nakita nimo tong magkabanahan ito hasta ka, hasta mga babae nagtong age igamit asa kag kwarta. Asa pantawid. Pero kung tagaanin mo na sila o kwarta, punta nun, kung sabihin mong, kailangan na sibuk ka nga, ang kao, sipagitan mo, ang dinero. Masay kulang din mo. O kay kabaw o gisel, o kay babo, o kay daro, o palitan ng daro, kabaw, masama man. Kuhan, kailangan na ang seeds, sa pwede, o tagaanin seeds. Wala yatag. Dili ka tagaan, kwarta, kung tagaan siguro, asa na mapunta yun. Okay. Ayha, ang puso mo iho, no? So, commercial break ta kay Ayha Makwansi. Jello, bending ko rin. Edgar, sarun natin kita with. Okay, namayin lang ngayon, sige po sa magkuhan din kay. Namuli to, Mato, diba, for so many times na guest na to ang best WD. Yes. Then, na-sulti magiging, basically, ang intention ko taan is, kan panawid nga pantawid, pantawid po na ginikanan para ang ilang mga anak, dili nila dal itanggong sa balay to help them to find job itabang nila po pangita og trabaho kay sila pa unahon ang pag-eskwela nga wa man sila makaon una nga ang mga bata usay suguon dito patrabahoon dito aron lang makapangtawid sila na muna mao gud unta na aron to cut that off mao ta tong gitagaag pangtawid pero wala man gid nagpunta sa tinuod katuyuan no wa gid napunta sa tinuod katuyuan and being accepted by the DSWD oh mao gid unta na siya education pero wala pa kula para sa mini attorney guru kulang gid ang sistema nila sa pangtawid no successful ang Brazil kay do naman sila gihimo nga makaklaim sila successful ang ilang pangtawid dito. Okay, so atong pahinumduman nga kita gipalihon kanunay nining musunod na to mga sponsors sa atong kapian sa Dipolog og ato lang ipahibalo nga karon live kita diri na sa broadcast center sa RMN Dipolog, dari sa Torno, Highway Torno, itong Dakbayan sa Dipolog. Kanon sa Gyapon, ipalihan kita sa mga kabubutan sa Sunburst Fried Chicken o Hotel Camilo 1 sa Dalan General Luna, itong Dakbayan sa Dipolog, itong official venue. Ipalihan sa kita sa mga kabubutan sa itong BC Governor, Vice Governor Attorney Senino Angeles, Presiding Officer sa Antonio Panaluigan. Ipalihan sa kita sa maayo nga kabubutan Mr. Henry Chanero, itong Assistant Labor Attaché sa Dolly Palo, Dolly, Kuala Lumpur, Malaysia. Gipalan sa kita ni Honorable Municipal Mayor sa Lungsod sa Ruhas, Honorable Mayor Attorney John Hendrick Walliser. Ang GNP Fruit Nursery and Lumber Yard, alam sa nakikiling klase sa fruit seedlings, barato nga presyo o nasa Trico Coconut Lumber sa Barangay Lingas at Pulangko. Lumber Brands, Galas de Polog City. Panaginumala ni Mr. and Mrs. Porperio Necesario. Janus Marketing, alam sa spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Guban pa. Nanimutan sa Quezon Avenue, de Polog City. O gidumala ni former Dimiputak Barangay Chairman Janus Yu. Matawag sa telepon number 212-1148 ang Janus Marketing. Mrs. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, mga live streamer na ito. Nga kanunayng nag-monitor, naglantaw sa Kapiyan sa Dipolog. Roger William and Jennifer King sa Omaha County, Northern Ireland. Giparin sa kita sa mga kabuboton ni 2nd District Congresswoman Gluna Labad-Labad sa House of Representatives, representing 2nd District of Zamboanga del Norte. Ang National Grid Corporation, thank you very much, National Grid Corporation of the Philippines, where it's as far as Ormoc o ang Cebu nilang mga facilities, no? Pinagi ni Ma'am Betty Daga, ni Ma'am Bambi, o ni Ma'am Betty, no? Betty Martinez, Bambi Capulo. O especially ni Attorney, yes. Attorney Alabanza. Alabanza, no? Og dunay mahitabo karong sulti mana diri sa NGCP na sa launch opening og official og mahimo sa pamamabati sa nato sila sa Kapian pagka Sunday. May bawaan na ninyo. Ay masab atong pasalamatan ng atong municipal mayor sa lungsod sa Pulangko, Mayor Evan Hope Boyd Olvis, kauban siyang Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangko. Ang Petra Cement Incorporated nahimo kining kaimana naron mag makontak na to ang NGCP pinagi ni Engineer Gilbert Cruz de sa Lower Erasan, Ruas, Zamboanga del Norte. Ang Shrine City Food Terminal sa dumala kini sa Cassava Growers Processors Association Dapitan City alang na sa mga produkto cocoa sugar, sap sugar, salabat, boneless bangus ug uban pa. Anadias Dapitan City Livelihood Center sa ground floor Dapitan City Hall bukas sa tibok adlaw. Pangitaan si Ma'am Susan Impinado ang Livelihood Center in charge. Ipresentasyon kita ni Police Superintendent Darwin Rafael, YC Police Chief, Dipolog City.
Atong legal counsel, Atty. Crescencio Cris Palpagan Jr. Ang fresh off the back sa butik, alang sa nakadiyang imported items, bags, clothes, perfumes, sapatos, uban pa. Located at the back of City Hall, Dipolog City. Ang Sinerhiya in Wellness and Wealth Supplements, alang na sa nakadiyang mga food supplement, pangita alang sa Miss Grace Paluma. Business Center Manager, Miss April Bulango and Rochelle Regan Jr. Stock ka di Polo City. Happy viewing kang Norma Caballero, Jaime Vicky Caballero, o mga anak Samantha o James. Imam kang Lady Lady Arita Pahinti Tumo sa Brampton, Ontario, Canada. O kang Mr. Vicente Tiangson. Dahil nagpaluyo sa atong tulumanon, siyempre ang atong guest karon buntaga, kanhi din sa College of Law, so sa Rizal Memorial State University, kani sa representante o Congressman Second District sa Luyan, Sumbuanga del Norte, si Tony Roselio Matoy Barinaga, karon acting secretary sa NAPC, no? Atong guest karong buntaga din na hinabi na to, pero walang kauban na mo. Okay. Nabilin siya, nakuyog sa nabilin. Dayon, lain na paluyusab ka na to. Atong tulumanon mo ang Pipix Lodge and Pipix Pension House, the budgetary pension house sa Dakbayan sa Dipolog. Ang ANC Foods House dito sa Barangay Bara nga alang sa Lamiang Seafood sa Dakbayan sa Dipolo, pangita alang ang ANC Foods House o ANC Foods House CR. Sa pinag-iya ginumala kini ni Attorney Clyde Naong. Ipalinsap kita sa maayong kabubuton sa One Stop Water Refilling. One Stop Water Refilling CR. Sa Bagsakan o FS2 Dias Dalan Magsaysay ni atong Dakbayan sa Dipolo ng One Stop water refilling, matawagan niyo mapaparefill sa imong tubig sa Bagsaka. FSA2, dyan sa Magsaysay Street, Miputak, Dipolog, Central Barangay, Dipolog City. Kaya masabi, ipanan kita sa maing kabuboton sa Gloria di Dapitan. Dadati mo pamilya, you dine, you eat, or be entertained. Nadi ang Thea Mall, na ang Thea Twin Cinema, na ang MI Department Store, o ang Hypermart. Sulod sa Gloria di Dapitan, you enjoy with the whole family. Sulod sa Gloria, na din ha ang Fantasyland. The only theme park in the Visayas and Mindanao na yung mga bagong rides, ang Top Gun coming o ang Skydrop na atap, kapi-hapit na mag-operate, diyan na sulod sa Fantasyland. Plus, the world-class presentation matag weekend dito sulod sa Gloria di Dapitan o sa home of the seafood Lamian plus the ambience uban sa Lamian mga pagkaon ang inato lang restaurant dito sa Dapitan Aquamarine Park or Dampa. Kining tanan gipanaiya ginumala ni kani First District Congressman Romeo Nonong Halosos. Balik ta sa ato nga panag-uban sa tulumanon kapihan sa report pas dili pa, no? Congratulations to ni Ali Marlon. Yes, no? Muna ako iingon ta. Second stage, no, sa becoming si seso. Oh, si second pa napay duha. Napay duha nga coming sa iyang iyang proseso. Okay, sa iyang pagka Chief Executive Service Officer. Wala ko rin pa na pagka-presidente sa university. Congratulations, Konsehal Alimardo Dagpin. Dayan atong sa Ormoc na to, gar, ato lang na-mention ka, Diyo. Ibilite sa happy birthday pa ni Punsing. Oh, mana. Yes, so. Maya, Punsing. Wala kayo bubangka lagi po. Ibangkahan sa Maya Hotel. Dayon, doon natin mayor kauban to sa Ormoc, no? Si Ormoc City temporary mayor Ruben Ligorio na sitting as a mayor of Ormoc City for 30 minutes. Pila to? Si Richard Gomez look alike ni Tony Sanchez. Look alike ni Tony. Kato si Richard Gomez, younger version to ni Attorney Ruben Ligorio. Look alike ni siya. Look alike ni dai. Tibuson daw. So, he was then the acting mayor for 30 minutes, no? Sa Ormoc City. Kapilain, di ba kita ulang sa picture sa Vice Mayor? O, di ba? Look alike siya ni board member Boyle. Katong Vice Mayor. Rama, Rama. Okay. Mata yung mga experiences na mo sa Ormoc City. Nahimong mayor ka, Jot. Okay, no? So, muna ito. Okay. Kidding aside, itong balik kita sa itong discussion. Nga ito. Naman ito ay proud niyo na karaan na, pero the same holds true gaya pong karun. Kanang tagay ang tao o isda, makakaon siya sa sakadlaw. Yes. Kung tunuan mo siya pagpanagat, pagpamasol, yes. Kakaon siya yeah. In his lifetime. Yes. Kung kinabuhi. Okay. Ang problema lang na ito, direk, sige naman ito kapaabot itong tagaag isda. Mauna. Daghan ang dili gusto mo tuon o pagpanagat o pagpamasol. Yes. Okay. Hindi, sa mga terob.
Dilipod kaning attitude sa kay attitude yun. Dugay manggigo sa attitude yun. Parkom kaning Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee. Yan kami may monitor aning mga beneficiary, kanay agrarian reform beneficiaries na naislay tag 5 ka hektarya panghatag. Diyan namo na-discoveryan nga na yung mga ERBs na successful because they implemented seriously sa programa. Ako yung ban nga ni Abel sa ERB, dahil yung lain ang mo, tikat silang yutang yata. Puro sahay, buwan ko ng bangko uban or mga enterprising ng mga negosyante, ang gihatag lang lula, ilang i-prenda or ilang ilun. Muamot na dahil ang mga legal problems, kaya pag panahon natin na saka bayad sa bangko, buwi yun sa magbawi man nila. Na, di man na titulo, di man na ila, huli title, na, tulo ilang titulo, kung na isurte tradisyon, ika sa gobyerno, madili mo na malon, dili na nung baligyan kusok, or kanang itawa, dili na mo isa mo. May na pasabot isa mo nga, you are a tenant of your own yuta. Ina na ba? Na may mga ewan na itabo na dito sa mga sa south. So, pero na ay dili po sa mga sa north, successful kayo ang ilang agrarian reform communities, ERC. O na nga, sa matter siguro, attitude. Attitude. Para ko na nang sa, bago ang trabaho sa NAPSI, is more on lead. Murag na amo sa, kay napang ko yung mga agencies karon nga, dili yun huli ang ilaw, panalitan sa duli. Kanoon ko sa una ang duli, pagbantay yung pagtrabaho sa private sectors. Sakto ba ang implementation sa labor laws? Pero karoon nakita ni mo nga na yung mga programa po ng duli, ang mga livelihood projects, matos ng barangay, donate o mga welding, na yung uban, tunan o magmaksa pumasahe, magmanicure, pedicure, etc. Mura, na yung mga agencies kay nana, pareha po sa DILG. Di ba, ang paglantaromanta sa mga local government units. Pero karoon, namay mga DILG nga, maghatag o kalsada pa doon sa barangay. Etcetera, etcetera. So, kaning bayan sa NAPSI, is it more on monitoring or kaya ang NAPSI ko is National Anti-Poverty Commission nung una. May na anti-poverty, doon lagi mo yung mga laka nga nagkarabang concrete nga kung sa yung plans or programs o vision or mission anong kung baka na bang commission ko na siya. Meaning, parehara ba na ang mga ubang mga commissions nga tagaan din mo giliway, kamugid, gahom. Mustra-mustra man gun. Lahi na na ito. Dili, lahi na commission nga ito. Commission. So may makuha commission mo, or audit. Pagkakabal mo commission. Patay na. So, bumalik na sa akong pangutana ni Sekretary Brinaga nga. So, kaya naman kita wag o mission, vision, plans and programs. Yeah. So, unsa nila siya ang NAPSI kay huwag magkaya yung kadungo ka na kita, kadungo tayo ng NAPSI. Pero, okay. Yeah. Kaya naman ko po yung ubang mga departments nga na po sila yung mga anti-poverty programs. So, asa man ang NAPSI musulod ang partiya? Yeah. Before akito ang nakaung-ung nga pangutana andin kang board member Boyli nga pangutana. Ang nakaung-ung nga is it rather nga mohatag mo direct nga mga jobs especially sa skilled workers or kadang support sa padayon ra gito to ang mga cash transfer nga mga ka program sa gobyerno. By addressing poverty alleviation. Kining unfortunately dit lai magum program kay kaning pangtawid is DSWD no. We cannot dictate to them on how they are going to do with the pangtawid. Ang among intervention di amo nga after the study whether pangtawid is kaning maiba o dili, then we will recommend that no. O may manggaling ang pangtawid but it needs improvement, then we will inform them. So that mo na doon na may mga resolution and then policy no. So mo na. So we are
well going into it, pero di punta ka diretso mong God kay you have to respect, diba? Kani ato one money more or less we just present to them the policy. All right, congratulations. Oh, so we as of the moment, you cannot say really nga pangtawid is bad ba o maiba na siya. No, we could probably come up with a hybrid, no, hybrid planning on that. Aron nga the purpose of the cash out will be ano, will be effective. No, sa kwan. No. So more or less more na kwan mo sa kwan. Kuna nga madugay gyud ka because it needs a lot of study. So then katong sa kang board kaning center one is poverty. Da kami intervention pananglitan karon just sa ato lang gamay-gamay no sa farmers for instance, no. Unsa may benefit sa mga farmers? Na kanang farmers organize sila, no. So ang number one problem po sa mga farmers, small farmers is the access to loan, no? Access to financial loan. Na mo na nga kinanglan dakang mo hatag unta lang suggestion nga asa man sila makadto. Dakang sila makadto. For instance, usa, if you have some farmers organization, kining AGFP, Agricultural Guarantee Fund Pool, ang amount ini kanabita mga sa agra law sa kwan, okay, naipundo ana, okay, unsa may benefit if you are a farmer, kinang nakado na kay kwan kun duet kaning party lending institution, wala ni siya collateral, you can loan without collateral, pero bayad ka sa imong utang og nagag may interest. Pero pinaagi sa co-op, you should be a member of any cooperative before you can avail the loan. Not necessarily, because the co-op might be the financial, ano, the financial window, no. Ako ang muna guarantee ni dire, then deposited by the bank. Kinalang ka o ganang party lending institution, which is either a co-op or a small bank, no. Mo to say mo avail, and then mo to imulen sa mga kwan, mapautang sa mga farmers. So either a group or individual, no. O, pero like collateral. And that is a big one siya. And bahin po sa agrarian, manang, if you try to make a survey, no? One, three, or four, five persons, katong ARV, o successful, unsa po yung educational attainment, o katong, katong kwan, medyo lima yung pagdala, unsa po yung educational attainment. So, it might be on that. Because the more knowledgeable you are, the more become responsible, no? Pero katong ubang taon nga medyo kaikuan, we do not blame them, pero ang ila pong panguna na medyo di pong kaikuan. So that is why nga ang atong mga government agencies sunta should be the one to help them at to educate them. Okay? Sayang kain ang kapital gihatag, then dili ra pong maayong pagdala because of lack of information. No? So muna itong mga intervention. That with regards to land reform, ang atong gikuan karon is there should be a genuine land reform. What does it mean? It means nga og recipient ka sa land reform, ihatag na, wanay bayad-bayad. It should be free, no? It should be free given to them. Kaya kinahanglan karon, mubayad pa ka, di ba? Then di ka kabayad, asa pa ingon, muna ilang ibaligya. So another, pero ibaligya ko na, okay kaya na siya. So we have to have a land reform. Nga, it should be genuine. No? So muna board, no? Dinaot nga, congratulations for being a CESO 2. Dari linko diri ko siya Alimar Ludagpin kay natay penalty ni mo. Alimar Ludagpin, dali congratulations, no? Ah, okay, sige. Greet on air kay para madunggan jud yung tingog. Okay, dali ha. Daghang kay salamat press. Una sa tanan, daghang kayo salamat nga gitagaan pagyapon taglugway sa atong kinabuhi, makatimbaya sa atong mga tigpaminaw. Actually, may apas ko din, dili tungod sa kapihan, tungod ko dili ko mugrit ko sa akong idol, Under Secretary sa NAPSI, former congressman, Matoy Barinaga, dili ito na my birthday, sir. Thank you. Parang mudugong siya o bangka. Ah, oh, sakto. Okay, congratulations, God. Siso to. Okay, yes. Mabuta mong gingan ni edit o maka kuhan ka mga puso directorship or
sigurado na kaya di ka magkabiyuhan kaya isa sa naman ka. Diba, no? Yeah. Puhon, malang Ginoo. Okay. Yes. Ay, ko lang ko. Kini speculative man yung mangutana. Whether we like it or not, mampadong namin tag-federal form government. Sure ka? I don't know. Iba o ka sa line of thinking ni Digong. Yeah, doon lang ito, assuming na lang. Mga binaginog speculative question eh. Kay, what happened to the commission? Narugya po sa national, wala na eh. Okay. Kining organization wise, structure wise, no? All national offices will be retained. Mm-hmm. They will become the federal offices, diba? Just like in states. Oh. Then, pag umana ang kanang state, they may have their own. Muna nga, uksa, o malaki nga, until now we do not know, wapro to kabasag yun, no? O pattern ba yun sa states? Kaya in every state, doon na kay court na dyan, diba? You have your own court, you have your own, your governor, or you have your own state representative, state senator, no? Inana na siya na. But the national government will become a federal offices unless nga it is no longer needed. I mean, because of the structure, medyo irrelevant na ka. So if you become irrelevant, then out you go. Pero if they think you are still needed, they will go. Most likely tingali, o kining anti-poverty become federal magaling, we might be considered like the agriculture office, no? Kanang DSWD office nga medyo i-devolve. It might be devolved. Okay, yes. Any question, gentlemen? We are running out of time. Okay. One question lang ako, katong na-mention ni Congressman Ganyan, bahit atong pahulam nga walay collateral. Murag wakay ko, walay na ito makay makita ang danger ana sa group or cooperative, pero sa individual, murag makita na ito nga medyo critical gamay kay wata kabalo after mapahulam ni Musiya labi nang wala kolektira usa o pagbayad ni pena niya unsa may buhaton do na bay suporta ni ang agency para magayahan gid siya kay usay mapunta lang maganis natin bakrain ko gabi before congressman will answer that ito ano no sa unang tong mga sa unang before ra may silda mangulos bay sa ang resulta karon mga gamay nga piso wa ka kabayad ako yo ang gari tanan hapit ko ng agor ka di sa amor ka utang wa mo bayad kikiki hata ko lang kikiki oh karon kikiki ah dili kana pre bakrain ko dili kana ino on that is waste money because there is the tendency of the people sa batasan nga nato nga once nga maka famous ta nana diha unya di mo bayad ka wa may mo penalty wa may mo di mo manay bayad lipay sana wa may mabira ra tong bayad sa utang lipay bayad ugay kung mana pre we conducted a survey, no? AGAP conducted a survey. Medyo responsible ang mga kwan, mga farmers. They really pay. Except, kinta kalon low yield because of some, inclement weather, no? O kanang doon ay mga emergency, mga disasters nga. Dili sila makabayad. But out of it, o mailang ang kwan, they really pay. Kaya on the concept nga, o di sila mabayad, next time, di naman sila kaulam. And these are farmers nga lagi na nang gyud og mga farm imports nila, so they have to borrow. So far do na tingali uban nga medyo bahigulo, no? Pero mura og from our experience, mura og kwan okay ra, except kaning mga bag-o tingali. Kaya kung natanaw, sige bitaw kong reklamo nga no sa Mindanao, gamay ra mahing avail nga, and yet you have lot of farmers, no? So no kwan on that, pre. I think we have so much experience to learn from sa Masagana 99 during the program ni Juan President Marcos. And tingali, these experiences are all enough to really learn from learn lessons from this. Kung naamang gani mga collateral free nga mga loans, it could have been nga the loan must have been extended. Upon after due evaluation, background checking kung unsa man ang klase sa farmer, is he reliable farmer nga kwan or kanila nga basta lang mo take advantage sa gi-offer sa gobyerno.
Well, I think that I am convinced nga sa pagkakaroon yun, much of our farmers, especially kanang poor farmers, kinanglan yun, ang kakulangon sa productivity na to, tungod kay kulang ang ato mga farm inputs. Now, this can only be remedied if the government will come in and provide this gap. Kona, Kutsal, kaning mabitaw nga gipaagi sa bangko, a small lending institution. Mm. No? So, binangkog yun na sila. Ay ka maka-avail, doon na kayo background check. Can do it. Oh, can do it. O di kakabayad, they will run after you. Mm. The only thing, ang bangko dili put a person sa AGF kung because of calamities, no? Kamuhiling, inanatar. Pero og normal, then gigamit ilaglain, ang bangko, mo ikubrahan. O na nga, dili dole out, isa the dole out, coming from, for example, certain agency, hatag ang mga this is one way of fighting against the 5-6. Pero in Luzon, medyo successful sila. Mabita na ibu ko dito pag-abot sa Mindanao, gamay na mga recipient. No? Dahil sa'yo, di pag-ibu kabayan. Yeah. So, we are running out of time. Doon natin 5 minutes, no? More to go before we wind up our program sa Kapihan sa Dipolog, and it is very much I just like to Juan di minu pag-unsa no just for information ang atong poverty incidence sa Sambaga del Norte is 41.1 no 41.1 dayon sa Juan ang selen ini it means nga 41.1 if you have say pila atong population sa Sambuanga del Norte, di ba? Mga 1 million, no? 1 million? Almost. I think almost 1 million. I think more than 1 million. So we have 41 who are poor. So that is 400,000, no? Something like that, 400,000. O sa muna yung then sa region, ang atong poverty incidence sa region is region 9, 33.9. So pila itong population, more than 3,000. 3 million for almost no more than 3 million ato. So our property number is that much also sa 300. So mo na ang how you appreciate facts no di man ni ka unsa nga makaulaw ta, we have to face facts in order that we can solve it no. Pag imong aro we are poorest, one of the poorest provinces, it is not that we are going to ano nga maulaw ta ina na. We should even face it, no? No. Okay, na lipay nga niya si board. We are working board nga to have a consultation sa Juan. I hope you can help us to Juan. Okay naman si Gob, si Vice galing wala yung time ito. So we do think a little push it, no? You'll be a little pusher, no? Okay. Parting words and statements coming from our resource speaker this morning, gikan sa NAPSI, ang ato ang OIC Secretary sa National Anti-Poverty Commission, Attorney Roseli Armato Ibarinaga, belated happy birthday. Thank you, so belated happy birthday. there are more birthdays to come. Yes, God willing. Nalipay kong dako nga, narito dili. In fact, I made it really a point outside Sunday ako, pero I have some one. Kung karon ako gawing ano dili, I am not as a resource person. I'm still one of your panelists. It only happened that our topic is about poverty. So, muna nga nakataon. No? So, okay. In-out nga nga itong mga greetings lang nato sa itong minaw karon. No? We hope that you have a very, very happy Sunday. Thank you. Okay. Oh, greetings tayo gikan ni Attorney Hill Moncada. Kami nagsakay sa plane agahapon. Iyang ipaabot iya ang birthday greetings ni mo agahapon si Attorney Hill Moncada. Okay, and announcement coming from the ZNPPO, no? Sambuanga del Norte Provincial Police Office, pinaagi kang Police Superintendent Charis Yabo. ZNPPO will host the 3-in-1 Pro-9 activities. Opening of Pro-9 SWAT Challenge, launching of PNP Clean Rider Campaign, and LTAP Caravan with Governor Oy as guest on August 6th, that is tomorrow, August 6th, 2018, at 8 a.m., Dipolog City Sports Complex, Olingan, Dipolog City. Number one, Pro 9 SWAT Challenge, first event, boss assault. Participated by all PPOs of Pro 9, Philippine Army, PNP SAF, PNP Aviation Security Group, Bureau of Jail Management and Penology,
Dayon, Philippine Shooters Match Officers. Number 2, launching of PNP campaign Clean Rider. Number 3, one day LTAP caravan. License to own and possess firearms. Consier Ligorio. For more inquiry, contact SPO3 El Camil. No? So that was geek announcement gika ni Police Superintendent Chari Siabo. Ang Advisory Council, Provincial Advisory Council, gi-encourage nga mo adto dito umatin og mapuhon. Pinaagi kang Engineer Roland Soliva, ang ato ang chairman, si Board Member Ronilio Boyle, kung ano siya member po, o si Attorney Rosilio Matoy Barinaga, member man sa Advisory Council. Okay, so, ugma po, nadagod ang letter dito. Okay, so, wala na tayo panahon mo. Salamat kayo sa itong mga panelists, no? Si Consiel Alimarlo Dagpin sa Dapitan, congratulations. Board Member Ronilio Boyle, Edgar Soronda, si Robert Pinsoy, ang atong acting Ormoc Mayor for 30 minutes, si Ruben Ligorio. Consiel Ruben Ligorio, ha? Vice Mayor na niya, look-alike. Vice Mayor Rama. Look-alike niya. Ingo man si Danny Luo, di adere, salamat kayo, Silbert Adetico Dunduyano. O, ilabi na sa ato ang labaw nga makagagahom. To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life. O, ingo man sa atong kapiyansa di Polog. Especially nga maayo atong pagbiyahi, despite nga dakong balo dito sa kuan. Okay, Pinsoy, muna nga, pasalamat kita sa labaw nga makagagahom. O yun man sa National Grid Corporation, pinagi kang Beth Ladaga, ka-attorney Cinti Alabanza, Bambi Kapulong, Betty Martinez. Kini si Edith Pahintito, mga inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolo, mga kaninyo. Happy Sunday, God bless us all. Studio, manami. DXVR, our event. Huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga